Ito na siguro ang pinaka-high caliber na PBL conference na makikita natin. Lahat ng mga team may additional firepower sa mga roster nila. May mga international veterans at fresh new talent mula sa PBL draft. Tara, pag-usapan natin yan. Isang malaking event ang inaabangan ng lahat ng volleyball fans sa bansa, ang nalalapit na Premier Volleyball League draft. Isa sa mga highlights ng event ay ang anticipation kung sinong team mapupunta. Ang ilan sa kanilang impressive performance sa collegiate level ay nagdala ng malaking attention sa kanila, kaya inaasahan silang maging mga pangunahing pagpipilian sa draft. Ayon sa update ng One Sports sa page nila, ito ang tingin nila na magiging resulta ng mga PBL draft. First pick, Zeus Coffee, DLSU star Thea Gagate. Second pick, Capital One Solar Spikers, isa ding DLSU star Leila Cruz. Ayon kay Coach Roger Gorayev, kailangan ng Solar Spikers ng spiker. Maaari magkasya si Cruz sa bill at bigyan sila ng mas maganda pagkakataon na umakyat sa standing. Fourth pick, Farm Fresh Foxes, Lucille Almonte. Fifth pick, Nextled Chameleons, alas playmaker Julia Coronel. Matapos mawala ang ilang pangunahing manalaro sa offseason, ang mga Chameleon ay maghahangad na magsimula ng bago at sino ang mas mahusay na makuha kaysa kay Julia Coronel. Maibibigay ni Coronel ang kanyang versatility bilang setter at opposite hitter para kay Nextled, na nagpakita ng kanilang katapangan sa mga nakaraang kumperensya sa kabila ng pagiging medyo batang prangkisa. 11th pick, Choco Mucho, middle blocker Char Ancheta. 12th pick, Creamline Cool Smashers, former Ateneo de Manila team captain at Ateneo de Manila University. Ang Doromal ay dapat maging malaking tulong sa pag-asa ng titulo ng Cool Smashers sa Reinforced Conference, na nagdaragdag ng defensive na tulong sa isang stacked roster. Magiging teammates din siya ng ilang Ateneans sa squad, enforcing familiarity and, well, good vibes. Isa ding inaabangan sa nalalapit na PBL conference ang ilan sa mga magtatagisa na yung Creamline Cool Smashers, Petrogas Angels, Choco Mucho Flying Tyrants at PLDT High Speed Heaters. Ang bawat kupunan ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan na magbibigay kulay sa bawat laban. Creamline Cool Smashers, kilala sa kanilang malakas na offensive lineup na pinangungunahan ni Aliza Valdez at Tots Carlos. Ang kanilang advantage ay ang kanilang solidong chemistry at karanasan sa court. Ngunit, maaaring maging hamon sa kanila ang injuries na posibleng makapekto sa kanilang performance. Petrogas Angels, may advantage sa kanilang versatile players tulad ni Namayla Pablo at MJ Phillips. Ang kanilang depensa ay isa sa pinakamatibay, ngunit ang inconsistency sa kanilang setters ay maaaring maging disadvantage. Choco Mucho Flying Tyrants, ang koponan na ito ay may balanse ng mga veterano at bagong dugo. Si Catolentino ang kanilang ace, ngunit ang kanilang kahinaan ay ang kakulangan ng depth sa bench na maaari makaapekto sa kanilang endurance sa buong conference. PLDT High Speed Heaters, ang team na ito ay kilala sa kanilang aggressive playstyle. Ang mga malalakas na spikers gaya nila Mika Reyes ay nagbibigay ng advantage sa kanila. Ngunit ang kanilang disorganized defense ay isang aspeto na kailangan din ang pagtuunan ng pansin. Ang bawat laro ay magiging chess match, kung saan ang bawat dalaw ay nag-iisipang mabuti. Ang kanilang kakayahan na mag-adjust sa gitna ng laro ay magiging susi sa tagumpay ng kanilang mga team.